ito, kinonfirm na nila yung Rules of Survival Revival Project. Confirmed na, ano na siya, na fan project and not from NetEase. Clarify na, meron na. Clarify na siya. Kasi, may mga ano daw, nagko-contact dun sa parang isang prominent na parang admin or moderator siya ng Rules of Survival dati na nag-work sa under ni NetEase. Actually, in-email ko din yung contact ko sa NetEase. Ikaw pala yun eh! hindi ko, pero hindi pa nag-reply yung sa contact ko sa NetEase. Kung malamang totoo. Na nilang puntahan yung mga yun. Pinoint out na nila na hindi siya, no? Na hindi sila affiliated talaga. Kasi, yung sa Discord, sinasabi niya na affiliated sa net. Yung isa, yung... Oh yeah, oh, nalala ko yung... Oh, yung nagde-defend dun sa isang chat. Pero, again, sabi nga nila, huwag kayo maniniwala hanggat hindi nanggagaling dun sa ano nila, yeah, sa mismong community nila. Yung mga Discord admin nila. So, yan, confirm. So, ito yung official statement ni, ano, ni nung admin na si Mike. So, yeah, close na kami. First name basis. So, I would like to address any rumors. We are not affiliated with NetEase in any way. So, we are just fans of the game who love it so much. We want to bring it back. So, yun yung statement, okay, nila. Naniwala ba kayo nung una na sa NetEase sila? Hindi. Ako, diba sabi ko hanggat, ano, hindi nanggagaling sa kanila. Yeah. Grabe sila. Hanggat hindi nanggagaling sa kanila. Hindi ako maniniwala. Kaya tayo. At least to naman, no? Diba? Hindi naman nga pala talaga. Magbagawin na siya. At least, yun na. Kumbaga dahil... Umamin. Umamin na. Hindi pa kasi kayo umaamin. Umamin na kasi kayo. Parang hindi na nahihirapan si Shell. Oh, nagagalit pero, eh. Pero yun, diba? Ngayon, sinabi na nila yung hindi talaga sa akin. Mm-hmm. Yeah. And then... Pero kung ano, may potential na kasuhan sila. Kung talagang, alam mo yun, kung wala silang consent dun sa... Malabas-bas ni ano, no? Mm-mm. May potential na kasuhan sila. Wow, NetEase, mga ano. Pwede nila sabihin inspired. Oo. Inspired from NetEase. Pero baguhin nila yung pangalan, baguhin nila ng ano, konti. Igalaw mo yung bahay sa tabi. Mga 5 feet away. Or yung barrel, baliktarin mo, ganun. Sabi mo, iba yan. Wala pa silang minention about dito kung may possibility ba ni legal basis nito. Hindi ko rin kasi alam kung ano yung legal basis pagdating sa fan project. Oo nga eh, di ba? Kasi di ba may mga gumagawa ng mga Unreal Engine na remake tulad nga ng Zelda. Mm-hmm. Yep. Wala namang issue until makareceive sila ng cease and desist dun sa mismong company. Uh-huh. I think yung issue madalas pagkaganyan, pag minomonetize, dun nagkakaroon ng ano yun, yun yung parang breaking point ng mga yung mga original na publishers eh, pagka minomonetize na yun. So far, mukhang safe sila kasi... Sabi nga nila, hindi sila humihingi ng donation, yung money is coming out from their pockets. So, as long as they're doing that, mukhang wala namang issue. I don't know. I'm not a lawyer. I'm not a physician. I'm a physician. I'm not a physician. I'm a lawyer. I'm a tambay. I'm a tambay. Roll of chance. Nagpa-podcast lang ako dito.